gagamitin ko yung pera ko, yun lang po sa mga kailangan ko talaga. Kasi yung nowadays, pag may trend, bibili, nakikiuso. Siguro I'm not that too materialistic type of person. Pero I do reward myself in different ways naman po. Welcome to Pisobilities here in CBRC.tv. Kamusta ho kayo? I'm your host, Arman Benko of the Calico Foundation and KSK SMP Co-op. Magandang araw po sa inyo lahat. San man kayo sa mundo, nanonood. This is the new medium, the new TV, the new broadcasting. CBRC.tv, the virtual space of the future. Today, 11 months na ang Pisobilities, 11 months sa CBRC.tv. Next month, mag-anniversary na tayo. Inabot din tayo ng 10 years sa mainstream media, sa television. Kasama sa mga pagbabago, nawala ang ABS-CBN, dahil na rin sa new norm, dahil sa pandemya, heto tayo ngayon. Live streaming na ang tawag. Back in the day when we have our program in mainstream media, like today, it was a weekly program. We dedicate 1 week for our, sa isang buwan, for MMS, My Money Story. May fini-feature kami mga real people and we dig and probe their money story. Not because they did everything right or yung mga correct habits nila. Pag minsan dun sa mga pagkakamali, dun tayo nakakakuha ng aral. Yung mga hindi nagawa o mga ginawa na hindi dapat gawin, simply mga totoong storya na maaaring pulutan ng aral. We will do the same in Pisobilities in this new medium, Pisobilities in CBRC.tv. We will feature real people and sana makapulot ng aral sa kanilang money story. Dahil majority of our population are considered millennials, our first feature in My Money Story episode is the money story of a millennial, MMS of Jamaica, Marie Season Calicdan. Let's bring her to the show. Welcome to Pisobilities, Jamaica Marie Season Calicdan. Good evening, sir. Hello po. Jamaica Marie, ang haba ng name mo. Ano bang mas gandang itawag natin na nickname, Jamaica Marie? Pwede naman pong Jammy or Jam. Jammy or Jam. Okay. So gamitin natin Jammy. Jammy Calicdan. Okay lang. Is that how your family, your friends call you? Yes po. Ayan. So, parang friends natin tayo. I'll call you Jammy. Actually, si Jammy, hindi siya first time ko na-meet ngayon. Because of the social media app Laika, doon kami unang nagkakita when we were trying to study Laika. At isa siya sa mga nag-guide sa inyong lingkod kung paano ma-appreciate itong Laika. Jammy, yes, medyo may alam na ako on your personal background. Na alam nila millennial ka, halata naman sa itsura mo, batang-bata, no? A little yung comfortable ka na i-share na personal background. Tiga saan ba sila Calicdan? Sila Jammy Calicdan, saan ka nag-aral, ano ang discipline na pinag-aralan mo, ano ang ginagawa mo ngayon? A little background about yourself. I'm from Pangasinan po. And I'm a principal here in a small school in Bugalion. Yes, I'm already a principal at the age of
26 pala. Yeah. Okay. I'm already 29 now, so it is my fourth year this coming school year po. Yung school principal ka? Ikaw yata ang alam ko lang na principal na hindi nakakatakot tingnan na. Nakakatakot na mapatawag sa principal's office. Anong eskwelahan nito? Anong year level? K-12 ba siya? College ba siya? Masteral ka ba? Na eskwelahan? Actually, yung school po ay small school pa lang po siya. Paumpisa pa lang po. From nursery to grade 8 po. Parang ganun. Junior high school po. Parang every school year po, nadadagdagan po yung year level siya. Yan po. Ngayon, so, kasalukuyan, up to what level na? Grade 10. Grade 8. Pero we are approved until grade 10 for junior high school po. Yeah. Okay. So, saan ba sa Pangasinan? Isa sa pinakamalaking province ang Pangasinan eh. Yes. Saan ba sa Pangasinan? Sa? Bugalyon. Bugalyon. San ba, ano ba mga kalapit na lugar nun? Malapit po sa Lingayen. Malapit din kami sa 100 Island, sa Alaminos. Yan. Yeah. Alaminos, puntahan ko na. Alaminos. Oh. Alaminos yung merong hamon, di ba? Alaminos yung sa may, ano, Longganisa po yung pinaka. Longganisa pala, Longganisa. Dagupan City, ganun po. So, punta na tayo diretso sa usaping my money story or your money story, Jami. Ikaw ba ngayon kasalukuyan, what's your view being 29, professional in a very serious noble profession pa at that, what's your view of managing personal finances? For me po, parang it is very important at early age we know how to value the money itself. So for me, as early as kahit mga preschool po, we need to let them know how to value money. For example, parang kapag magbibigay kayo ng certain value sa isang bata, you need to make sure na itong perang to mahalaga. As early as that. Kasi ako noon, parang ganun ako na-train ng parents ko po, no? Lalo na yung mom ko, on how to really value money. Kasi hindi sa lahat ng panahon, meron kang pera. Kasi as time goes by, hanggang sa lumaki po ako, nakikita ko na may mga taong pinakabayaan ng pera o kaya may mga taong hinahayaan lang mawala yung pera sa kamay nila. Pero if you know the value of money, nung mula nung pagkabata ka pa, pag-iisipan mo mabuti na habang tumatanda ka na, kailangan mag-earn, kailangan pinaghihirapan, kailangan alam ko kung paano kumanap ng pera as early as 20s or ano, teens. Kasi pag tumanda ka na, at ngayon, hindi mo pa alam kung paano i-manage yung finances mo. Parang for me, medyo late na. Pero it's not yet too late to learn more about financial literacy talaga. So, siguro, would you agree being in the industriya ng learning, no? In the academe? Ako, sinasabi ko lang yun, pero maganda coming from an educator or in the education sector. Basta ba marunong na magbilang, pwede nang turuan tungkol sa pera? For me, pwede naman po. Kasi pag magbibilang, pwedeng using piso-piso eh. Parang ganun po eh. Yung may ibang bata, kapag binigyan mo ng 20 pesos, sobrang saya na nila. Piso, sobrang saya na nila. Parang ganun. Kunyari, ako po kasi natuto ako pag pumupunta kami ng grocery dati ni mama ng bata ko. O ito lang yung pera natin, ha? Kailangan, pag may gusto ka, itong value lang. Hindi tataas o hindi bababa. Parang for that, dun po ako natuto na kapag gagamitin ko yung pera ko, yun lang po sa mga kailangan ko talaga. Kasi yung nowadays, pag may trend, bibili, nakikiuso. Siguro I'm not that too materialistic type of person. Pero I do reward myself in different ways naman po. Kasi lahat ng tao, iba't ibang ways eh. Kunyari, pag na-stress, kailangan mag-relax, bibili ng something na magpapasaya sa kanya, which is a certain material or a certain gadget. Pero you should know how to save or ilang percent nun sa pera mo ang gagastos mo, isi-save mo, at yung pang ano mo, reward sa sarili mo. Kasi we need to earn, we need to live. And kasi
we can never tell eh. We need to live at the moment. Yung mga na-realize ko na as time goes by. Ano yung masashare mo na tama at isang mali na nagawa mo sa pera o pananaw mo sa pera? Well, yung tama na nagawa ko is to save for the future. Parang ganun, parang naisip ko ang pera. Yun kasi laging sinasabi ng mama ko eh, ang pera, ano, hindi yan parating nandyan sa kamay mo. Kailangan meron kang savings, meron kang ano, nasisave talaga para sa future mo. Ganun. Ang mali kong nagawa is kapag nasa state na medyo natataranta ka at hindi ka masyado nakakapag-isip at nakakapag-gawa ka ng decision na hindi mo masyadong pinag-isipan, doon mo na gagamit yung pera mo na hindi mo naiisip na ano kaya pwede maging outcome. Parang sumusugal ka ng hindi mo alam. Ano yung pabigla-bigla? Ano, what were you referring to? Did you buy something on impulse? Did you get into an investment that you did not study? Siguro, for example, this pandemic. Kasi diba, right. Ano, lahat tayo nataranta, hindi natin, biglang nag-lockdown, biglang stop na, may mga ibang tao na wala ng trabaho, may mga ibang tao hindi na alam kung saan pupunin yung pagkukunan nila for the finances, na talagang pagkain, yung pang bills and everything. So yung mga ibang tao, naging abrupt or ako din mismo eh, parang ilang months kaming natigil din na parang sabi ng DepEd, wait lang, wala mo nang mag-start ng June, July, hanggang sa August, meron na. So doon sa June, July, sabi ko, wait lang. Una, masaya eh, kasi walang work. Parang gano'n, ha, freedom, ganyan, ganyan, di ba? So at first, what I did is, naging, ano din ako, naging, nagpakasaya ako sa nag-hi-hi-hi. Diba? Ano? Like, ano, I did ano, Mobile Legends din. Nag-gaming ako, gano'n. O kaya, ano ba, okay, drama, wait lang, minsan lang to sa buhay. Parang gano'n, di ba? Tapos, hanggang sa tumatagal na araw-araw naging gano'n, parang wait lang. Tumatanda ako. Hindi pwedeng ganito yung buhay ko. Sabi kong gano'n sa sarili ko, kasi na-addict din talaga ako sa mga gano'ng game. Tapos, hanggang sa na-realize ko na I have to do something. Eh, nakita ko may mga, ano, face mask nun. Eh, ay, pwede to, face mask. Ay, kung ganun, di ba? May time na sobrang mahal ng face mask. Eh, yes. Yung friend ko, sinabenta ko, Jami, gusto mong magbenta ng face mask. Eh, binibenta niya sa akin, kahit paano, medyo lower price. Doon sa sobrang excitement ko na makapagbenta ako, maka-earn ako, I buy 3 boxes agad. So, sobrang ano ko, parang sobrang ang ano ng lawak ko nito, parang kakawa, magbibenta ko dito sa buong Pangasinan ng face mask, sasabihin ko yung mga friends ko, ganyan, ganyan. Sobrang laki ng ano, bigger picture talaga. So, at first, okay, kasi nakapagbenta ko, 2, 3, pera-pera, so ganyan, ganyan. Hanggang sa nakapagpadala ko sa iba't ibang klinisens, yung may shipping, sa Benguet, sa Laguna, ganun, ganun, sobrang tuwa ko. Kaya lang hindi ko siya nabibenta agad-agad. Dumating yung point na biglang bumaba yung presyo ng face mask. Naloka ako. Sabi ko, OMG, wrong investment talaga. Sobrang sakit sa bulsa. Kasi, syempre, knowing the price noon, 600, 500. Parang sabi ko, OMG, very, very, very wrong. So sabi ko, okay, Jamie, dapat sa susunod, kailangan mo talagang pag-isipan mabuti. Ilan ba yung dapat mong bilhin? Ilan ba muna? Dapat hindi bulky? Parang ganun, di ba? Kasi it's your first time, pero nakitrend ka. Kasi ang vision mo nun is makakita ka. Ang tao kasi kapag ang nasa isip yung kita, hindi masyado tinitignan yung mga ibang details, medyo nagbubulag tayo sa yung future na goal natin na ang daming pera, yung something like that, maka-earn talaga ako, parang ganun. So yun, medyo, ano, hindi naman sa nag-failed ako, pero at least nakatulong ako sa mga kaibigan ko na mas cheaper yung binibenta ko kesa dun sa market. Wherein, kahit paano, may patong ako kahit konting-konti lang, parang ganun, na naka-earn din sa akin. So, pero medyo tedious yung work. So, medyo nawala ako na ano, natigil na naman ako. Question, Jamie. Hindi ka, kasi di ba ang pananaw daw lang man to sa mga millennial, sa larangan ng pera, meron silang sense of entitlement, yung lalo na kung may magulang at may kakayanan yung magulang, eh dapat yung magulang ko nagbibigay. Ikaw, school principal ka na eh. Tapos nang titindaman face mask,
okay lang sa iyo 'yon, walang issue. Pero 'di ba sa iba nahihiya? For me naman po, parang sa akin is hindi ko na iniisip yung porket principal ako, I can't do other works. Porket principal ako, I can't be who I cannot be. Parang ganun eh. Kasi yung mindset kasi ng mga ibang tao ngayon, pag principal ka, kailangan ganito, ganyan, ganito, ganyan. You have to speak like this, you have to know this, everything. Pero alam niyo yung typical mindset na kailangan, ano eh, let's be open-minded to all the possibilities. Kasi kahit sinong tao during this pandemic, marami True. Po tayo dito ngayon. Yung work natin, na trabaho natin, at yung graduate natin ng college, hindi parehas sa napag-aralan natin. Kung ano man yung status natin ngayon, hindi yun yung pinag-aralan natin ng work. Maraming sasang-ayon dyan. Kasi ganun ang ano yun, ganun ang nangyayari eh. For me, na-realize ko po, Sir Arman, sa college, ang iniipon natin doon, ang investment natin doon is kapal na mukha. The confidence. Kasi pagpapasok ka sa work, hindi po lahat ng napag-aralan natin sa college, eh, yun din mismo yung literal na gagawin mo sa work. It's not like yeah. that. Kasi kailangan sa mga fresh graduates ngayon, you need to know where you really fit in. Parang kailangan aaralin mo talaga kung saan ka mag-work. Back to zero or back to start. Pero you have to have faith in yourself na kaya mo yung ginagawa mo. Kasi ako, paano ko ba maging principal? I didn't ask for this. Parang may magskwelahan, ano? Actually, nung una, parang nakakatakot eh. Parang pwede ko mong hanap ng mentor? Pwede ko mong mag-aral? May course ko ba paano maging principal? No. I even asked people po talaga na mga deputy officials, parang anong gagawin ko, kaya yung mga ibang mentors na dati kong teacher, paano ko ba talaga maging principal? So, ang ginawa ko lang dati nun is, what I did is talagang kung ano yung mga kailangan na paperwork sa DepEd, kung ano yung mga ginawa ko nun as a teacher ako, ina-apply ko doon sa pagiging principal. Since alam ko yung feeling ng pagiging teacher, I know how to handle my teachers at kahit pa paano po. Parang ganun yung nangyari eh, di ba? Ano pa ba before ka naging principal, nagturo ka muna? Of course. Yes. I was a teacher in De La Salle University, SCC sa may Binyans, Laguna po. Ah, okay. Nabanggit mo kanina, nagsasave ka. Naalala mo ba, at what age did you first open a bank account? Naalala mo pa? Yes. Kasi na-quote ka dun sa keywords natin, start them young, at mother ko, kamo, started you young. Anong age ka nung nag-open ka ng bank account? Hindi ko naman alam yung age, pero I was elementary that time. Hanggang yung bank account na yun, mula nung elementary ako, yun po yung ginagamit ko ngayon. Nung bank account bank na account. Yun. Mm-hmm. Dapat you build a good relationship with that bank branch. Yes, ako. Bank branch. Eh, kasi maliit ka pa. Ngayon, matangkad ka ba? Hindi pa kita nakikita. Nung bata ka pa, nandun ka na. Ngayon, may edad ka na. At your sapati in Lipunan, sa Lipunan. Dapat pareho kayong nag-aalagaan. Andun na yung tiwala ko, Sir. Tiwala. Yes. Gusto na nila akong parang i-offer na yung loan, parang gano'n. Eh, ako takot. I'm scared. Parang gano'n. Later on, pwede natin pag-usapan yan. At pag tumututo ka rin sa Pisobilities, we also discuss kung yung debts, loans, are they an ally or a foe? Miss Jami, meron ako surprise sa'yo, bago tayo mag-program IT. Meron akong, for the benefit of our audience as well. Meron ka pang papel dyan? Miskin na maliit na papel? Parang nasa principal's office pa yata to si Jami. Baka may maliit na papel ka, may panulat ka, ayan. Ha? Pakilanggan mo lang, miskin na post-it. Langgan mo lang 1 to 10. Kasi nung nire-review ko namin yung resume mo, nakalagay principal. Sabi ko kay Ma'am Algie, "Hoy, gantihan ko to. Kasi dati plan mo kong tinapatawag sa principal's office. Gusto kong gumante sa principal. May pop quiz pala. Ako ang magbibigay ng test ngayon sa principal.
Ha? Nakabuhan ha? Po ako. Kinakabahan ka. Kung papayagan ako ng technical natin, mag-share screen lang ako. Ha? Mag-share screen lang ano ako. Ano mong gagawin, Sir Arman? Ay, madali lang to. Madali lang to. Ha? Lalabas sa screen. Alam mo, kung tayo ay nag-physical fitness, mental fitness, di ba? Kaya kayo nagpapabigay ng exam or mga test kapag nag-aral, chine-check nyo yung mental ability, ina-assess nyo yung mental fitness ng estudyante. Meron ding financial fitness quiz. Simple lang to. 10 questions, answerable in 2 minutes. Ha? Kaya sakto to dun sa ating program ID. Ito yung instruction. Yes, Miss. Dapat yan, kasama yung mga audience natin. Kumuha din sila ng paper. Yes, sa mga audience natin. Tama. Tama. Talaga nito, principal na principal. Ha? Lahat kayo nanonood. Ha? Kayo, audience natin, sumagot din kayo. Ha? Sumagot din kayo. 10 questions lang po to. Babasahin ko ng mabilis. Huwag nyo pong isipin, Madam Principal, yung tamang sagot. Huwag nyo isipin yung tamang sagot. Ang iisipin nyo, yung totoong sagot. What applies in your life? Ganun din sa inyo, mga audience. Lahat ng question, ang sagot lang, yes or no. Yes or no lang. Kapag ang sagot nyo, siguro, minsan, hindi yata, no yon. Kapag hindi kayo sigurado, no. So, walang blank answer, blank item, yes or no. Ha? Kapag ang sagot nyo, maybe, sometimes, not sure, no ang sagot. Okay? Pakinggan nyo yung, pakinggan nyo yung questions ko. Mabilisan lang to para kung ano yung pumasok sa utak nyo, malamang yun ang totoo, yun ang isagot nyo. Okay, ready ka na, Madam Principal? Hands up! Okay, hands up. Ayan, nasabihan tayo, hindi talaga ako marunong magturo. Okay, first set of questions. Madam Principal, number one. Do you have enough savings to last you 6 months if today is the last day you will earn money or get income? Yes or no? Pag hindi nyo naintindihan yung tanong, no din ang sagot doon. Ha? Meron ba kayong ipon na kaya nyo mabuhay up to the next 6 months? Yes or no? Number two, meron ho ba kayo life insurance? Yes or no? Number three, meron ho ba kayong medical or hospital insurance? Kung kayo ay active PhilHealth member, yes na yan. Yes na yan, okay? Next set, dito pinapatagal. Meron ba kayong long-term savings plan? Ano yung long-term savings plan? Yung pinag-ipunan nyo ngayon at alam nyo, kukunin nyo o i-withdraw nyo after 5 years. Talagang ganun yung plano nyo. Meron ba? Yes or no? Number five, regular ba kayong nag-iipon at nagpapalago? Kung regular kayong kumikita, kayo ba ay regular saving and investing money? Yes or no lang. Number six, second half. Do you know how much you are worth? Yes or no? Do you know how much you are worth? Kung hindi nyo naintindihan yung sagot, no yan. Yung how much you are worth, hindi po yun yung salary, Madam Principal, ha? Hindi po yun yung salary. Do you know how much you are worth? Yes or no? Number seven, listen carefully, everyone. Ha? And yes, Madam Principal, listen. Ang sarap sabihin. Number seven, do you actually monitor your expenses? Yung meron ho ba kayong listahan ng inyong pinaggagastosan? Be honest, yes or no? Last set. Have you read or do you continue increasing your financial literacy by reading books, watching educational videos sana sa YouTube, nanonood lagi ng Pisobilities? Yes or no? Number nine. Ito, medyo komplikado. Makinig muna mabuti. Does your regular monthly loan payments 20% or less than your regular money or your regular monthly income? Meaning, kung meron kayong regular na binabayaran ng utang, siya ba ay 20% o mas mababa pa ng inyong regular na sinusweldo? Kung hindi nyo alam ilang porsyento, no ang sagot. Kung hindi nyo naintindihan ng tanong,
No ang sagot. Ma'am Jamie, dahil nasabi mo kanina, ayaw mo ng utang. Kung wala kang utang, yes ang sagot mo. Yes ang sagot mo. Okay? Number 10. May plano ba kayong yumaman? Bago nyo sagutin ng yes, Madam Principal. Bago nyo sagutin ng yes, ang plano, alam mo to, Madam Principal, ang plano dapat nakasulat. So kung may plano kayo pero hindi nakasulat, nasa utak nyo lang, nangangarap lang kayo, wala kayong plano. Kailangan, pag yes ang sinabi nyo meron kayong financial plan, dapat ito nakasulat. Pag hindi nakasulat, no. Ayan. Dali lang, di ba, Madam Principal? Dali lang, yes. Di ba? Okay. Hindi ko natatanungin ang sagot mo, ma'am. Ha? Ito ang quiz na hindi ko na inaalam ang sagot para na rin sa audience natin. Okay? How financially fit are you? Okay? Kapag kayo naka 4 or less yes answers, financially unfit. Nako, kapag 0, 1 or 2 yes answers lang kayo, eh baka dali na kayo sa ICU kung ito eh hospital. Pag 5 to 7 yes answers naman kayo, aba, medyo condition kayo. Meron na kayo mga ginagawang tama. Pag 8 to 10 answers, ba, financially fit. Talagang malusog, malakas. Financially fit. Pero, warning po, alam po natin to, miski na sa ating physical fitness, spiritual fitness, miski na fit ka, pwede ka ulit maging unhealthy or unfit. Kaya mag-ingat din po. Kaya nga, our concern, our managing of personal finances is a universal and perpetual concern. Tuloy-tuloy siya. Ha? Miss Jamie, hindi ko tatanungin ng results ng financial fitness quiz mo. Ang itatanong ko lang, yung question number 5 at question number 7, ano po ang sagot nyo? Yes, ako both doon. Sa 5 at 7. Aba, eh mahuhulaan ko na ng good financial condition kayo. Oh, mga naka-yes dyan sa 5 and 7, malamang good financial condition. Ako po, tatapusin ko lang itong financial fitness quiz. Di ba pag may sakit tayo o nagpapatingin tayo sa doktor, Miss Jamie, ano mga, meron sila mga laging sinasabi na kahit anong sakit yun ang sinasabi. Huwag manigarilyo, bawasan ang paninigarilyo, uminom lagi ng tubig, kumuha ng sapat na tulog. Dito sa financial fitness quiz, yung number 5 at number 7, maging yes lang yan, good financial condition ka or financially fit ang aabutin mo. Parang yung physical nga, uminom ng tubig, tulog ng sapat, huwag manigarilyo, yung mga common na sinasabi sa lahat ng tao, yung number 5 and number 7 sa financial fitness quiz. Alam niyo ba kung nasaan programa kayo? Pakilala natin kung nasaan kayo.